Magandang maga po, maupo tayo. Kanalera ko, kindly give the troops, tigas pa yung ha. Pahinga! Mayor Alfredo Lim, Chairman Francis Tolentino, Colonel Dizon, Commissioner Ricardo David, General Manager Jose Elonrado, Vice Admiral Edmond Tan, my elders, awardees of the 26th founding anniversary of the Presidential Security Group, men and women of the Presidential Security Group, fellow workers in government, honored guests, mga minamahal ko pong kababayan, magandang umaga po sa inyo lahat. Nitong Sabado lamang, ipinagdiwang natin ang 26th na anibersaryo ng People Power Revolution. Ngayon naman po, ipinagdiriwang naman natin ang isa pang makasaysayang yugto sa ating bayan, ang 26th na taon ng pagkatatag ng Presidential Security Group. Saludo po tayo kay Colonel Chito Dizon at sa buong hanay ng PSG sa pagtataguyod ng integridad at masigasig na paglilingkod sa ating bayan. Kung ating babalikan, nagpamalas ng pambihirang katatagan ang hanay ng PSG sa loob ng mahigit 20 dekada. Noong pong panahon ng martial law, naging reputasyon noon ng Presidential Security Command ang pagiging tagapagtanggol ng diktadorya at pagiging panakot ni Marcos sa mga kontra sa kanyang utos. Kaya naman, na magtagumpay ang bayan sa EDSA at mabawi ang demokrasya, sinikap ding baguhin ang pananaw ng publiko sa ating pong kasundaluhan. Dito nga po binuo ng aking ina ang PSG sa ilalim ng pamumuno ng ngayon kalihim Voltaire Gasmin. Sa pagkakatanda ko po, talagang hindi nakiisa kay Secretary Gasmin ang kanyang pinalitan sa pwesto. Sadya nilang pinerwisyo ang susunod na liderato. At tila lahat ng pwedeng baklasin sa tanggapan at sa mga bahay, opisina dito po sa ating compound ay kinuha nila. Jalousy, doorknob, pinto, pati na po punong sila raw ang nagtanim. At ang mga di kayang tanggalin, tulad ng inodoro, ay nabuhusan ang mga pipe ng semento. Akala po kasi nila, for life na sila sa pwesto tulad ng boss nilang si Marcos. Kaya nang mapaalis sa pwesto, nais nilang mahirapan ang gustong gumawa ng pagbabago. Dumaan man sa mga pagsubok, matagumpay pa rin nailapit ni Secretary Gasmin ng PSG sa taong bayan at naipagtanggol ang administrasyon ng aking ina mula sa siyam na pagtatangkang kudeta. Dalawa po rito ay muntong sa matinding bakbakan. Personal po akong nagpapasalamat sa PSG nang nagkudeta para pabaksakin ang administrasyon ng akin na noong 1987, tatlo mula sa inyong hanay ang napaslan. Ang hanay din niyo ang nagligtas sa akin at sa isa kong kasama mula sa tsak na kapahamakan. Nagbunga nga po ang pagsisikap ni Kalihim Gasmin at ang dating kinasisindikan naging katuwang sa serbisyo publiko. Ang dating kinatatakutan di na nag-atubiling makipagkapwa-tao sa pagtupad ng trabaho. Ito ang naging matibay na pundasyon ng sumunod pang mga henerasyon ng Presidential Security Group. Ngayon na nga po, ang panahon upang tapusin ang huling yugto ng EDSA. Mayroong mga nakinabang sa sistema ang ating pilit pinapalitan. Mayroong mga nakinabang sa katiwalian at nagdulot ng pagdurusa sa marami nating kababayan. Malinaw naman po, hindi nakakatulong sa mas nakakarami ang dinatnan nating tinaguriang status quo. Tingnan na lang natin ang ilang halimbawa ng baluktot na sistema. Sa agrikultura, nang magkulang tayo ng 1.3 milyong metric tons ng bigas, pinagutos ng ating pinalitan o binigyan ng pahintulot na umangkat ng 2.5 million metric tons. Ang gobyerno ay umangkat ng di bababa sa 2 milyong metric tonelada ng bigas, bagamat 1.3 million lang ang kulang. Nangutang ang gobyerno para ipambili ito. Naipasa ang problema sa magsasaka at taong bayan ang nagpasa ng pagbabayad sa utang. Sa ibang ahensya naman, magpapagawa umano ng mga nautical highway na magkukonekta sa ating mga kapuluan. Nagplano magpatayo ng 72 ro-ro ports pero 6 lang palang kailangan. Ilalagay pa sa mga peligrosong lugar kung saan pwedeng tangayin at tsak natatangayin ng malakas na hangin pagdating ng mga bagyo ang di kailangan mga port na ito. Ang lakas pa na loob nilang patungan ang presyo sa pagpapagawa nito.
Kung dati-rate, pwede na ang 90 million pesos ang presyo sa pagpapatayo ng Roro Port sa mga panahong iyon. Gusto pa nilang isarado sa 218 million pesos. Ito pa po, dahil mababaw na raw, balak ding maghukay sa Laguna Lake kung saan mahigit 18 billion pesos naman ng kabanambayan ang uutangin pambayad. Anong silbi ng katakot-takot na pag-utang kung bokya naman ang pakinabang sa mamamayan? Kaya naman, para salungutin ang status quo, naglatag tayo ng mga reforma. Isinayos natin ang sistema at ipinagkaloob ang mga pangangailangan sa agrikultura. Sinuportahan natin ang kanilang mga programa upang sa 2013, hindi na natin kailangan pang mag-angkat ng bigas. Pinapanagot na rin natin ang mga abusado sa katungkulan at hindi na pinapalusot ang mga manumalyang kontrata sa pamahalaan. Unti-unti na nga po tayo nagtatagumpay na ibabalik na natin ang tiwala ng publiko at ang kumpiyansa nating umasenso. May ilan pa rin pong gustong ibalik ang dating sistema kung saan kumita sila ng limpak-limpak na salapi. Dahil alam nilang hindi po tayo papayag, gusto nilang mawala tayo sa eksena para wala nang mag-usig sa kanila. Buong loob ko dahil kasama ko po ang Presidential Security Group. Kayo na nagsisilbing kalasag ko laban sa mga nagtatakang hadlangan ang isunusulong nating pagbabago. Patunay po ito na wala man kayo sa araw-araw na combat operations, napakalaga pa rin ng inyong ginagampanang tungkulin. Kayo po ang susi sa maayos kong pagtatrabaho upang maitaguyod ang karapat-dapat para sa mga Pilipino. Hindi lang po ako ang pinoprotekta ninyo, kundi pati natanggapan ng Pangulo ang institusyon na susulong sa nagkakaisang adhikain ng sambayanan. Kapag may nagtangkang agawin ang Malacañang, kayo ang unang sanggalang ng pamahalaan. Kung nagpapakita kayo ng karupukan, agad na magtatagumpay ang kalaban. Ngunit, sag-isag po ang tumitibay nating liderato at naisasakatuparan mga reforma sa epektibo ninyong pagtupad sa tungkulin. Kaya naman, hindi hayaan ng ating administrasyon na maging kawawang cowboy ang inyong hanay. Naipatayo na natin ang 21,400 housing units para sa ating kapulisan at kasunduluhan, kung saan kabilang din kayo sa benepisyaryo. Sa ating panunungkulan, nakabili tayo na 54 na sasakyan. Napagkalooban na rin natin kayo ng mga armas upang mas mapaigting pa ang ating seguridad. Naisakotuparan din natin ang 47 mga training courses upang mapaunlad ang inyong mga kakayahan. At napag-aral ang mahigit 100 kawanin ninyo sa labas ng Presidential Security Group. Para naman sa mga pagbiyahe, nagtakda na tayo ng maayos na sistema upang mas marami ang mabigyan ng pagkakataong makasama sa ating mga opisyal na lakad. Bahagi ng pagdiriwang natin ngayon, ang simbolikong pagkalipat sa inyo ng nakumpuning mga tubo ng tubig na Maynilad Water Services. Nagpapasalamat tayo sa Maynilad sa libreng pagsasaayos sa mga tubong ito. Sa wakas, natapalan na ang mga tagas ng tubig na dekada-dekada ng pinagtsatsagaan ng inyong hanay. Mantakin po ninyo, ang infrastruktura dito sa Malacañang Park ay 1937 pa pala pinagawa. At panahon pa ni Marcos nang huli itong isinayos. Kaya naman nang idinulog sa atin ang problema sa sira-sira mga tubo, agad natin itong tinutukan. Noong nakarang taon, sa inisiyatiba ni Secretaries Almendras at Singson na nagtrabaho noon sa mga water companies, nakumpuni ang madepektibong tubo at nakatipid tayo ng di birong halaga. Natapos na rin ang installation ng fiber optic cable mula sa Malacañang Park papunta sa Malacañang Complex. Salamat sa PLDT, Smart at Globe sa pagpapaunlad ng sistema at pagpapagiting sa seguridad ng ating pong komunikasyon. Sa dinatan nating kapasidad ng PSG, 60% lang ng kanilang pangangailangang komunikasyon ang kayang tugunan ng kanilang communication system. Dulot po ito ng luma at pabungak-pungak ng mga kasangkapan at pasilidad. Pero sa proyekto po ito, mas mataas na kalidad, epektibo at ligtas na ngayon ang daloy ng impormasyon. Hindi lamang po sa PSG, kundi pati na rin sa tanggapan ng Pangulo, ng Presidential Management Staff at sa Official Gazette. Sa pamamagitan nito, magiging sentralisado ang ugnayan ng mga ahensya sa loob ng Malacañang gamit ang makabagong teknolohiya. Narito na rin ang ating bagong PSG War Room na bahagi ng Communication Enhancement Project ng inyong hanay. Sa tulong ng mga nakapaloob ditong teknolohiya sa modernong panahon, epektibo nating masusubaybayan ang mahalagang pangyayari sa ating bayan. Naisakatuparan po natin ito gamit ang pondong galing sa Armed Forces of the Philippines.
mulat tayo sa halaga at tindi ng inyong pong mga sakripisyo. Kaya naman hindi natin hayaan na ang mga tulad ninyo nag-aalay ng buhay at nagmamalasakit sa bayan ay mag-isang pinapasan ang kanilang mga suliranin sa bahay. Pamilya tayo dito. Marami nga po sa atin ay magkakasama ng tumanda sa serbisyo. Iba lang nga po, mas maraming buhok ang nanatili. Tiwala po akong nasa likod po kayo lagi upang masakotuparan ang imbisyon nating sa tuwid na daan. Makakaasa naman kayong hindi ko kayo iiwan. Papangunahan ko ang pagkalinga sa inyo at ang misyon nating isulong ang makabuluhan at malawakang pagbabago sa ating bayan. Magandang araw po sa lahat. Maraming salamat po at happy anniversary sa Presidential Secretary.